Mga kabola, pag-uusapan natin ngayon ang lumalalang sitwasyon nitong PBA at ng ating national team na Gilas Pilipinas. Ukol nga sa sunod-sunod na pagkawala ng mga Pinoy bowlers o players ng ating bansa. Kung dati-rati kasi maaari nating sabihin na paisa-isa lang ang umaalis ng ating bansa at mas pinipili nila na maglaro na lang sa mga liga sa ibang bansa. Ngayon, pwede na nating sabihin mga kabola na massive na talaga upang maramihan at bultuhan ang mga nasabing pagdisan ng ating mga Filipino basketball players. Kamakailan kasi ay naglabasan na sa social media ang naglalakihan at nakakagulantang na mga sahod nitong mga dating PBA and Gilas Pilipinas players na ngayon ay nagkalat sa Japan at Korean leagues. Nakakatuwang isipin ito sa bahagi ng mga players dahil hindi sila nabigo sa kanilang pagpili at desisyon na umalis ng ating bansa. At gaya ng dati na nating sinasabi ay karapatan ito ng bawat player at hindi dapat pigilan ng SBP at ng PBA officials. Abay, magkano nga ba ang kinikita ng isang Pinoy bowler na naglalaro ngayon sa iba't ibang liga sa ibang bansa kagaya ng Japan at Korean leagues? Narito at tingnan natin ang kasalukuyang kalakaran ng kanilang mga sahod. Sa ganito kalayong pagkakaiba ng mga sahod sa Japan at Korean leagues, kung ikukumpara dito sa PBA at national team, ay talaga nga naman na mahihirapan na matapatan ng mga local ball clubs itong sahod na ibinibigay. Lalo na at nagdaranas ngayon ang ating bansa ng inflation na lalo pang nagpapabigat sa bumababang revenue ng PBA. Pero ang totoo niyan ha mga kabola, bago pa man nagkaroon ng pandemya at nagkaroon ng inflation sa ating bansa, ay talagang kinakitaan na itong PBA ng unti-unting pagbagsak ng kanilang revenue. Subalit lalo pa itong lumala nung nagkaroon ng pandemya na pangbuong mundo. Bilang katunayan ay kabilat kanan ngayon ang mga napapabalitang mga PBA teams na nalulugi na di umano at nagplaplano ng umalis dito sa oldest professional basketball league in Asia. Ang nakakalungkot pa dito, lahat ng mga pangyayaring pagkawala ng mga PBA players natin at maging ang mga rookies na dapat sana ay makukuha sa PBA ay merong direktang epekto naman sa ating national team dahil alam naman natin lahat mga kabola na itong SBP ang pangunahing pinagkukunan nito ng mga players ay nanggagaling dito sa Philippine Basketball Association. Pero ang mas nakakadismaya pa ngayon mga kabola ay tila hindi man lang pinapansin ito ng mga PBA officials at ng SBP officials. Nakakapagtaka na inilalapit na ng mga Filipino fans ang tunay na problema sa pamamagitan ng kanilang mga comments. Pero pikit mata pa rin sila at inilalayo ang tunay na issue.